kaiba. Pati di man ibaba mo kapababa. Yan, okay, so right, mga katinta, nandito na po ang ating pusit na galing po sa Pandawan. So ngayon po, lilinisan natin. Yan, para mayroon po tayong pangulang. Yan po ang regalo natin sa ating asawa. So, pusit lang. Yun lang po. Bahala na po siya nito magluto kasi po, hindi naman po tayo marunong magluto nito. So, ayan po. Tanggalin natin ang mga tinta. Ayan, nabasag na. Hindi mo na idukot. Piling mo. So, ayan po. Medyo hindi tayo marunong. Nako, nawasak na yung tinta. So, nangitim na po. At ang iba naman, ginagawa po dito, sinasama po ito sa pagluto. Anong luto? Ayan po, tanggalin po natin. At syempre po, ang iba, natanggal din itong, yan, yung parang balat niya, kasi ito po yung nagpapakunat. So, kailangan po natin siyang tanggalin. Yan po, para lumabas yung medyo kaputian niya, kailangan natin tanggalin itong balat. Kasi sabi nila, ito po yung magpapakunat sa pusit. So, kaya tanggalin po natin. Yan po, shout out po sa magagaling magluto dyan. Oops, nahulog. Tayo po hindi naman marunong. Kaya ang ating misis ang magluluto nito. So, maglilinis lang po tayo. Ito po, bali, ano po siya? 5 piraso. Isa't kalahating kilo. So, ayan po ang laman yan, ang loob ng tiyan. At syempre, ito yung tinta. Yan. Kailangan, huwag siyang mabutas. So, ayan po. Ito uno man ang ano, video. So, ayan po, itlog. Hindi natin alam kung kinukuha ito. Nakuha pa ba ito? Sige, sama na lang po natin. At maglalagay tayo ng isa pang plato. Yan. Marami pa pong hugasan. At ang ating dalaga ay hindi pa nakapaghugas. Dahil pa po'y may online classes. Classes? Classes. Yan po. Inisa natin. Tanggalin natin ang ipin. Yan, ito po. Ito. At ito. Bahala na sigurong mag, ano. Ang ganda na naman na. So, ayan po. May nakita tayong isda. May laman na isda. Walisin natin. Yan, ano na naman ang kanyang tinta. Ang ngitim. Oh, bahala na po nito ang ating asawa kung anong lulutuin niya. Medyo sariwa po ang pusit kasi wala siyang amoy at saka kulay puti pa. Pagka po ito hindi na sariwa, mga idol, iba na po ang kulay niya. Parang namumula-mula na siya. At kahit po pagka nailabas mo na siya sa plastiko, sa nilalagyan niya, may amoy na. So yun po, sigurado po hindi na po yung sariwa. Mga ilang araw na po yung ano, nakababad sa yilo. Kaya halata nyo naman po, mga katinta, pagkang pusit o isda na nabibili nyo, yung pong mga sariwa sa isda, malinaw ang mata, at yung hasang mapula, tsaka yung texture po ng kanyang ano, ng kanyang laman ay sariwa, yung namumula-mula pa. So yun po ang sariwa sa isda. At kailangan po, kung mamimili kayo, kung kailangan dukutin nyo yung hasang, amuyin nyo. Pagka wala pong amoy at lang sa lang ang naamoy nyo, yun, sariwa po yun.
Pero pagka nadukot nyo yung hasang at inamoy nyo, ay magtaka na po kayo pagka nakaamoy po kayo ng medyo kakaiba, masyadong masangsang na ang kanyang amoy at parang hindi na karaniwang langsa. Medyo iba na po, masakit na sa ilong. Yun po, hindi na po yun siguradong ano, sariwa. Kaya po, medyo ingat rin po, po tayo mga katinta sa pamimili ng isda. Lalo po't wala naman tayong alam. Kasi po, ang alam lang naman ng iba, bumili, hindi tinitingnan kung sariwa ba o hindi. Kasi nga po, hindi naman marunong. So, yun po, konting tip lang po sa inyo mga katinta. So, yan po, shout out po sa mga mahihilig, mamalingki at lumuto. Yan, sa mga ano po, mga halig, ilaw ng tahanan, mga nanay dyan. So yun po, isang simpleng ano lang po, payo mula kay Tintang Gala. Dahil ako naman po ay dating nagtitinda ng isda at isa rin po ako mangingisda bago po ako naging isang tattoo artist. So yun po ang aking hanap buhay. Kaya medyo may alam po tayo pagdating sa klase at paturi ng mga isda. Kain lang po natin ang maliliit. Aray, huwag natin isama ang ating daliri, mantik na. So, yan po, wala na ang kanyang ano, wala na ang balat, yung kulay brown. So, talagang sariwa po siya, halatang halata. Kasi nung binili ko ito, binigay sa atin, medyo ano po, medyo nag-iiba-iba pa yung kulay. Yung pagka ganun po, yan, siguradong ano yun. Sariwa. Kapagka nag-iiba-iba pa ang kulay ng ano. Ang pusit siguro, baka prito lang ang gagawin dito ng ating asawa, ni Mrs. Pati po natin alam, bahala na. Kasi maganda sana yung may ano, may sarsa, gaya ng adubo. At ano, ito po yung itlog. Ayan po, meron pa itong natira. Alisin natin. Hindi ko pala na-picture. Ang thumbnail. Mahanap na naman. Picture na. Iwan. Nga po pala mga katinta, sa akin po medyo bawal sana ito kasi ang ating pong panunaw, ang ating tiyan ay medyo mahina po ang ating panunaw. So ito pong mga ganitong uri ng pagkain, hindi po ito ano, parang hindi siya advisable na kainin kapag medyo mahina na po ang inyong panunaw. Dahil mahirap po itong tunawin, hindi po siya agad-agad na digest ng ating ano, ang ating bituka. Kaya makunat po siya, parang hindi nga po talaga siya advisable na kainin. So, kaya alam po, masarap, masarap ang bawal. Ganun talaga, kahit sa anong bagay. Masarap ang bawal. Ano mga yung mga bawal naman po talaga, napakasarap. Kung ano yung bawal, yun naman masarap. Lalo na sa pagkain. Kaya kain pa rin tayo. Siguro hatiin natin ito kasi malaki siya. Yan. Hatiin natin to para maluto rin yung gitna. So, siguro po titingin na lang sa YouTube ang aking kasawa kung paano ba lulutuin ito. Tawag ito calamaris, maganda po ito. Tapos may sawsawan. So, ayan po, okay na yan. Siyempre, bahala na po dyan ang ating asawa at tayo po hindi marunong magluto. Ayun, siya naman po ang bahala dyan. At nagawa na natin ang ating gawin. So, siya naman ang bahala dyan.
So, ayan na po yung limang piraso sa kalahating kilo. Ayan po. At bahala na yan ang ating asawa. Siyempre, isang piraso ng sibuyas. Adobo po ata ang gagawin ng ating asawa. Siya na rin po ang nagbabalat. At ako na ang nagbibideo. Kasi po medyo hindi pa siya marunong magbideo. Kaya siguro, kung sasama natin siya sa ating pagbablog, marami pa po siyang pag-aaralan sa pagkuha ng ano. Bawang at sibuyas. Ito po at yan po, isang maliit na pirasong luya. Ano? Yan po ang luya. So, di natin alam kasi may kausap ang ating asawa. Tayo na lang po mag-slice nito. Tsaka luya. Siyempre, isang pirasong sili. Okay na po yan. Yan po, magpapainit tayo ng kawali. Lalagay ng mantika. Yan po ang ating kusinira. Ayaw kumaway sa camera. Ayaw tumingin. Dito sa plada. Kaya kang may birthday. Birthday ito. May nagala. Nagawa. Galing lang po yan sa paglalaba. Ngayon, magluluto naman siya. So, ganyan po kabait ang ating mahal na asawa. Halos lahat siya po ang gumagawa dito sa loob ng bahay. Wala, walang masabi. At yan po, nilagay na ang mahiwagang toyo. Oyster sauce. Oyster sauce. At ilan po pala oyster sauce. Maglalagay pa rin po pala tayo ng konting dato puti. Yan, shout out dato puti. Baka naman. Tapos, konting halo. Yan. Medyo malaki nga po pala ang mga pagkakahiwa natin. So, apat lang naman po kaming kakain. Okay na yan sa amin. Ulam lang po. At hindi pwedeng pampulutan. Kasi po, hindi naman po tayo tumatagay. Kaya kain lang po. At syempre, paminta. Yan, ang nagpapasarap dyan. Wow, sili. Siling haba. At sabay-sabay na. Lagyan na rin po natin yan ng suka. Lalagay na po yan. Yan po ang suka. Kailangan, taka lang. Yan, shout out po yan sa mga may hilig sa dikanto. Yan po. At pwede na ito. Alfonso. Alfonso. So, tinikman na po. Ano, okay na sa oray? Ayaw sumagot. Hindi pa daw. May kulang. May kulang daw, may kulang. Ano kayang kulang? Kulang po yan ang pagmamahal. Yung mga ganyang luto, kulang sa pagmamahal. So, tikman natin. So, ayan po. Itikman natin kung anong kulang. Kulang po.
kulang sa pagmamahal. At syempre po, di mawawala ang pampartner natin dyan sa ating niluluto. Ayan po. Yan. Asilyado po lahat yan. So matagal na po yan. Kasi nga po, hindi tayo nagiinom. So bali, gagawin na lang po nating pang-display yan. Di po natin yan ipapainom sa manginginom. Marami na pong gustong umalbor niyan. Hindi ko po binibigay. Kasi po, pang-display lang talaga yan. So, siguro papatagalin pa natin dyan. Yan. Wala po tayong hilig sa alak. At tayo po'y nalalasing. Kaya tama na po tayo sa kain lang kapag may mga okasyon. At di pa tayo malalasing. Busog pa po tayo, mga katinta. Ayan po, ang aking alak. Naka-stock. Ayan po, luto na siya. So, isasali na po. Pinatay na ang apoy. At syempre, isasali na yan. So ayan po, luto na po ang ating adubong pusit. So at yan po ang ating adubong pusit. Ang mapapasarap ang kain natin ito, mga katinta. Amoy pa lang, napakasarap na. Ayan po, ready na. Yeah. Ang ating prito. Parang wala namang sarsa. Tawag dito. Yung arena ang crispy fry. So, ayan po, kakain na po tayo.